baka mayroon siyang pangdagdag. Dagdag na at saka ito naman ang ano, yes. Back to you po, Brother Alim Ehsan. Aywa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yes. Salatu wassalamu ala manna nabiyya wa'adahu Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Lingwaheng Arabic po yun. Pagpupuri sa nag-iisa natin Diyos. Walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa Kanya na si Allah na tinatawag naman ng mga kapatiran nating mga Kristiyano na ama. Nasa totoo lang yung ama na sinasabi nila. Panginoon po, yun ang Allah subhanahu wa ta'ala na tinatawag na ama. Tinawag po ama dahil siya ay sinusunod. Tungkol sa katanungan ng kapatid natin, mayroon po bang koneksyon yung limang haligi ng Islam doon sa mga nauna? Oh. Oo, mayroon po. Nung last na nakasama ako sa mga kapatid ko rito, na nakapunta rito, binanggit ko po yung isang talata sa Biblia, DC City 3, sa ano, sa Juan, na sinasabi ni Jesus, oh, ito ang buhay, ito yung sahada. Ito ang buhay na walang hanggan, na kilalanin kanila na iisa at tunay na Diyos. At si Jesus Kristo ay iyong isinugo. Sa Islam na naman, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, binubuo ang Islam sa limang haligi. Unang-una, shahadati an la ilaha illallah, pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsasaksi rin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakahuling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol na naman sa pagdadarasal, opo kapatid, may konektado rin to sa mga nauna, sa mga propeta. Opo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, inobligado na magdasal unang-una 50 beses sa isang araw. Opo. Nang dumaan siya, napadaan siya kay Moses alaihi salam, sinabihan siya ni Moses, humiling ka sa Panginoon mo na ito ay bawasan. Dahil nasubukan ko yung pamayanan, hindi nila ito kaya. Hanggat binawasan ng Allah subhanahu wa ta'ala, umabot sa 5 beses sa isang araw. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya ay sinugo. May tanong po doon sa sinabi mo. Sige po. Ang ibig sabihin po, yung 5 times a day, sa 5 beses, ito po ay sa kapanahon ni Prophet Muhammad. Opo. Sa panahon ni Moses, ilan po yung pagdarasal? Hindi po nabanggit doon, ngunit marami yung pagdadarasal. Pero nabanggit sa tafsir na 2 beses sila nagdarasal. Isang beses sa umaga at isang beses sa hapon. Sinabi na ni Moses na hindi ito kaya ng pamayanan. So kung paano na kung magiging 50. So alhamdulillah, binawasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 5 bisis, na itong 5 bisis na to ay katumbas ng 50 bisis na iniobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dinudubli po ito ng Allah ng 10 bisis yung isa. So parang 50 bisis tayo. Ano po yung patunay na yung mga naunang propeta ay nagdadasal din sila? Ang pagdadasal po ay hinding-hindi mawawala doon yung pagpapatira pa. Ang dami pong mga bersikulo sa Biblia na sinasabi, nagsasabi na ang mga propetang nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapatira pa sila. Genesis 17:17, si Abraham ay nagpatira pa. Pwede po ninyo basahin sa inyong mga Biblia dyan sa inyong mga tahanan. Nang magkagayong nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nagsabi sa kanyang Panginoon. Subhanallah. Si Abraham ay nagpatira pa. Sino po bang nagpapatira pa? Hindi po ba yung mga Muslim ngayon? Paano po ba sumasamba yung mga Kristiyano? Lumuluhod lang at saka magkasama yung dalawang kamay. Kahit balik-balik ta rin yung Biblia, wala yan doon na ganyan pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagpapatira pa na naman ni Jesus sa Mateo 26:39. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, subhanallah, nagpapatira pa, tinatawag niya yung Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya po Diyos, nagpapatira pa at nananalangin. Marami pa po si Moses ay nagpapatira pa. Saan po? Sa pagpapatira pa na naman ni Moses, Exodo 34:8. At nagmadali si Moses.
at itinuo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. Ganyan po sila sumamba. Tungkol na naman sa pag-ayon. Napakaraming versikulo sa Biblia na si Jesus ay nag-ayon. Hindi lang 30 araw, hindi lang isang buwan. 40 araw nag-ayon si Jesus. 40 araw. Ano yung pag-ayon niya? Hindi lang ba kumakain ng karne? Hindi po. Katulad ng pag-ayon ng mga Muslim, hindi umiinom at hindi rin kumakain. Ganun, nag-ayuno si Jesus. Sino pa yung mga nag-ayuno? Nag-ayuno pa si Moses. 40 araw nag-ayuno si Moses. Exodus po, 34:28. Si Moses ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain at hindi umiinom. Sino pa po si Daniel? This dos sais. Nag-ayuno rin. Noong akong si Daniel ay 3 linggo nang nag-ayuno. Ilan po yung 3 linggo? 3 linggo. So, 24. 24 days na yun. Subhanallah. 3 linggo singkat na di ako tumitikim ng anumang pagkain o inumin na hindi ako nag-aayos ng katawan. Sino pa po ang nag-ayuno? Ang daming nag-ayuno. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakahuling revelasyon, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Iniobliga sa inyo yung pag-ayuno katulad ng pag-uobliga sa mga pamayanang nauna sa inyo. Yan po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na malinaw, nakita natin na nakasulat sa Biblia, nag-ayuno rin po yung mga propetang nauna kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam pinakahuling sugo ang isinugo sa kanya yung isinugo rin sa mga naunang propeta. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wala akong iniutos sa mga nauna sa iyong sugo o Muhammad na mga sugo maliban lang sa sinabi ko sa kanila, ipinahiwatig ko sa kanila na sabihin sa sangkatauhan na sambahin ninyo ako, walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa akin. Sambahin ninyo ako, yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol na naman sa pag-hajj. Yung pilgrimage. Sa pag-hajj, pilgrimage. Sino ang nag-utos ng pag-hajj? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang, kanina narinig natin, ang nagpatayo sa Baitullahil Haram, si Ibrahim, kasama niya ang kanyang panganay na anak na si Ismail. Doon sa Masjidil Aqsa, kasama ni Abraham yung kanyang anak na si Ishak. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit niya sa Quran, na sabihin ni Ibrahim sa sangkatauhan, وَأَدِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. O Abraham, sabihin mo, tawagin mo yung sangkatauhan na sila'y magsagawa ng pilgrimage. Bisitahin nila yung tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na banal. Saan to? Sa Masjidil Haram na yung nakalagay din sa Biblia na tinawag Bikka, na nandun din sa Quran na tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang unang-unang tahanan ng Allah dito sa mundo na pinatayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna awwalat bayti wudi alinnasi lalladhi bibakkata. Ganon din nakasulat sa Biblia. Unang-una, katotohanan, ang unang pinatayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito na kanyang bahay na banal ay ang nandoon sa Bika. Yun yung nasa Makka. Paano po tayo magsasagawa ng pag-hajj? Katulad ng sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Mag-hajj kayo katulad ng nakita ninyong pagsagawa ko sa hajj. Subhanallah. Si Abraham ay hindi po siya Hudyo, hindi po siya Kristiyano, ngunit siya ay Hanifang Muslima. Totoong lubos na Muslim. Ya Rahman. Yan po mga kapatid. Maraming